Yo, papasok na tayo sa tag-ulan, kaya bilang paghahanda ay pag-isipan natin, pagplanuhan natin kung ano ang ating itatanim ngayong tag-ulan. Kaya dito sa video na ito ay i-share ko sa inyo yung subo ko na ng mga tanim. Ito'y base sa aking field experience, kaya sa tingin ko ay makakatulong ito sa inyo. Maraming halaman, mga gulay na buong taon pwedeng itanim. Ngunit kung ating pong ikumpara, yung performance ay higit na lamang o maganda ang mga tanim pag ito'y tinanim sa dry season. Pero maraming vegetable growers na gustong magtanim sa tag-ulan dahil mataas ang demand ng produktong gulay sa wheat season. Kaya pag maganda ang production ay kikita ng maganda si farmers. May mga area rin talaga na sa tag-ulan lang natataniman. Gawa ng rain-fed ito, walang ibang source ng tubig, nakadepende lang sa tubig ulan. Kaya hindi talaga natataniman sa panahon ng tag-araw. At maganda rin talaga taniman ang mga upland areas tuwing tag-ulan dahil sa hindi ito bahain, hindi ito mapupunduhan ng tubig na siyang iniiwasan natin pag ho tayo ay gustong magtanim sa panahon ng tag-ulan. So una po dito ay itong talong o eggplant. Halos lahat ng nagtatalong ay tinataon pong magtanim sa tag-ulan. Matibay naman ang talong sa ulan, ang importante lang hindi napupunduhan ng tubig, no? Yung lupa o yung puno. Hindi lang talong, halos lahat ng gulay ay ayaw ho na mapunduhan yung puno ng tubig dahil masisira ang ugat, maninilaw, kaya mamamatay ang halaman. Normal lang po na may malalaglag na bulaklak kasi nga po, di ba iwasan ho yun. Pero marami pa rin po makakalusot dahil nga kahit ulan ng ulan, basta nasa magandang condition po ang tanim ay kaya nitong mag-survive at makabunga ng maayos dahil self-pollinated po ang talong. Kaya kahit walang bubuyog dyan na mag-pollinate ay kaya pa rin itong makabuo ng bunga. Pero masigit na maganda kung mayroong bubuyog, no? Kung maganda ho yung panahon tuwing ito'y namulaklak para maging mataas po yung percentage ng fruit development. Lahat ng solanaceous crops ay self-pollinated. Kasama na dyan itong sili at kamatis. Sa talong ay mag-umpisa na po itong harbisan pagkalipas po ng 50 to 60 days after transplanting. At kaya nitong harbisan sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Kahit isang taon o higit pa ay pwede rin, no? So pag naalagaan ho natin ng maayos, mabuti, na tuloy-tuloy po yung maintenance, tatagal po yung buhay ng tanim. Next ay solanaceous pa rin itong sili o mga peppers. Kahit anong sili, ito man ay pangsigang, labuyo, sweet peppers at bell peppers, no? Maraming farmers ang nagtatanim nito sa tag-ulan. So gamitin ko pong halimbawa, no, sa probinsya ng Iloilo sa Municipality of Leon na tinaguriang vegetable basket ng probinsya. Ang lawak ng taniman doon ng bell pepper, isang native variety lang po yung ginagamit ho nila. Pero talagang subok na ho sa kanila. Ang schedule ng pagpupunla nila ay sa buwan ng June at July naman yung pagtatransplant. Mag-umpisa na silang mag-harvest niyan pagdating ng August. Pero yung peak harvest nila ay mag-uumpisa ng Setyembre na kasagsagan na mataas yung presyo hanggang Disyembre. Naaabot ho yan sa 100 to 120, 130, minsan 150 per kilo pa, no? Yung presyo. Yung harbisa nila ay tatagal ng 7 hanggang 8 buwan. Meron pang iba na aabot pa ng isang taon. Kaya mas advantage na may mapagkukunan ng sapat na tubig ang areyang pagtataniman para pagdating ng tag-araw, mag-umpisa yan sa January o February, ay patuloy pa rin maging maganda ang performance ng tanim. Lalo sa pagdating ng February hanggang March na umpisa na talaga na mainit na yung panahon. Pero kahit na ganun po mangyari, sa unang tatlong buwan ng kanilang pag-harvest ay bawing-bawi na kumikita na sila nun. Kamatis, solanaceous crop pa rin. Pero piliin nyo po yung variety na matibay po sa ulan, no? At so far ang alam ko ay itong Diamante Max na matibay po talaga sa ulan. Kaya ito ang kilalang variety na kamatis pagdating sa table type na tomato na kumo nating makikita ko at mabibili sa palengke. Mas mababa nga lang ang lifespan nito, no? Kumpara ho sa talong, sa sili, na tatagal lang ng 4 hanggang 5 buwan mula pagkatanim ng binhi. Maximum of 2 months lang ang harvesting period ng kamatis, hindi tulad ho ng yung talong at sa sili na aabot ho ng kalating taon hanggang isang taon o mahigit pa.
Kaya sa may mga upland area ay subukan nyo ang kamatis, lalo pag mahal ang presyuhan ng kamatis sa inyo. Siguraduhin nyo lang na lagyan ng stick, no, kada puno. O dipindi na ho yan sa paraan na inyong gagawin para maging matibay lang, no, hindi ho matumba yung halaman. So dito nyo po itatali ang kamatis. So kahit malakas ang ulan at hangin ay hindi ho matutumba at mabubuwal. Huwag lang hong malalakas na bagyo, no? Natutumba nga ang punong kahoy. Kamatis pa kaya. Lalo na itong okra. Napakatibay nitong itanim sa tag-ulan. Kahit araw-araw pang naulan, eh wala hong problema nito. Mas maganda nga itanim ang okra sa tag-ulan kumpara sa tag-araw. Kasi sa tag-araw, maraming insekto. Which is lapitin po ang okra sa mga insekto tulad ng white flies, mga aphids na nagdadala ng sakit. Pero sa tag-ulan, minimal problems lang po yun kasi hindi gaano makarami ang mga insekto. Pagdating naman sa mga diseases, mga fungus, ay napakatibay rin itong okra. Ang palaya, upo at patula ay maganda rin itanim sa tag-ulan. Mas gusto ko po magtanim ng mga crops na ito sa tuwing tag-ulan dahil hinahabol ko yung magandang presyuhan. Kung inyo pong napapansin, laging presyo yung consideration ho natin bakit maganda ho magtanim sa tag-ulan. Yung video ko dito tungkol sa Ampalaya production mula part 1 to part 4 ay sa tag-ulan ko yung tinanim. Pag mga tanim na kailangan ng trellis ay dapat siguraduhin matibay talaga. Hindi yung sasabihin natin na pwede na yan. Siguraduhin nyo talaga na matibay. Marami na akong kilalang nagtatanim ng ampalaya, mga upo, mga patula, na ang lawak pa naman ng taniman nila. Kaso alanganin yung trellis. Kaya nung namunga na ang ampalaya nila, syempre napakabigat ng mga bunga at mga baging. Kaya paghampas ng malakas na hangin, ayun, tumba. Kawawa. Sa halip na maharbisan ng 2 hanggang 3 buwan ang kanilang tanim, ay naging 2 linggo na lang. Kaya dapat maging handa ho, no? Di bali nang sabihin advance mag-isip, basta sigurado lang kapag ho tayo magtanim ho sa tag-ulan. Kasi given na yun na ma-encounter natin ang malakas na ulan, tuloy-tuloy na ulan, malakas ang hangin, subukan na ang ampalaya na talagang malaki ang kikitain natin. At sa lahat ng gulay na may presyo, no? Ibig sabihin ko ay mahal, no, ang bintahan, itong ampalaya ang pinakamadaling harvestin. 55 to 58 days after sowing, pagkatanim ng buto, ay makapag-umpisa ng mag-harvest kumpara ho sa sili, sa talong, sa kamatis na halos 3 buwan bago makapagpitas ng bunga, no, mula punla. Ang upo naman at patula ay maaga rin naman mapitasan, pero mas mababa nga lang ang presyo nito kumpara ho sa ampalaya. At mas mataas ang demand ng ampalaya sa palengke kumpara nitong upo at patula. Pero mas madaling maharvest ang upo at patula, no? 50 to 55 days after sowing ay pwede nang harbisan at tatagal rin ng 2 buwan ang pitasan. Bihira na ang 3 buwan gawa ng mas madaling matamaan ng sakit na fungus ang mga dahon nito. At dahil malalaki ang dahon ng upo at patula kumpara sa ampalaya, ay mas mabilis lang dumami ang sakit. Madaling kumalat dahil tabi-tabi, no, pag nag-overlap yung mga dahon. Dahil nga masyadong malalaki, dikit-dikit ang mga dahon. Pero isa sa nagugustuhan ko sa upo at lalo na itong patula, ay wala ho tayong dapat na ipangamba pagdating ho sa soil-borne diseases tulad ng fusarium wilt at bacterial wilt. Dahil sobrang napakatibay ng tanim na ito, no, sa mga ganong sakit kumpara ho sa ampalaya at iba pang mga cucurbit crops. So halos lahat ng cucurbits ay pwede nating itanim sa tag-ulan, lalo na itong kalabasa. Marami nagtatanim nito lalo na sa upland area rin. May video ako dito tungkol sa pagtatanim ng kalabasa para magkaroon kayo ng idea kung ano-ano ang mga problema na pwede nating ma-encounter pag ho tayo nagtanim ng kalabasa. Cucumber o pipino, ito mas lalong pwedeng itanim ito sa tag-ulan. Basta may maganda at matibay na trellis. Yes, gagamitan ho natin ng trellis. Huwag ho kayong magtanim na pinapagapang nyo lang po sa lupa. Pwede lang yun sa tag-araw. Pero kahit sa tag-araw, hindi ako nagpapagapang sa lupa. Kasi papangit po yung quality ng bunga pag nakalapat po sa lupa. Usually E-type or A-frame trellis ang aking paraan sa paggawa ng trellis nito. Ang pipino ay self-pollinated kaya tuloy pa rin ang pagbubunga nito kahit ulan ng ulan. Basta lang malusog ang tanim.
Napakarami magbunga ang pipino, kada dahon ng pipino at kada sanga ay may bunga. Pero may tamang pruning technique para maging maganda ang pagbubunga at mabilis lang lumaki ang mga bunga nito kung tayo po'y nagpuputulpo ng mga sanga. Hanapin nyo lang ho dito sa video ko kung paano magpruning sa pipino para maging guide po sa inyo. Watermelon pakwan. Sa technology na meron tayo ngayon ay walang ulan, walang mainit na panahon kung itanim ang pakwan. Kasi year round, no, buong taon ay pwede hong itanim ang pakwan. Pero sa bawat season ng pagtatanim natin pong pipiliin ay may kalaki po na mga challenges na kailangan ho nating mapagandaan lalo na sa tag-ulan. Kaya kung nakasubok na kayo magtanim ng pakwan sa tag-araw, ay pwede niyong subukan magtanim ng pakwan nitong tag-ulan. At least may idea na kayo kung paano yung pag-aalaga, kasi yun lang din po ang magagamit niyo pag kayo nagtanim sa tag-ulan. Although mas kailangan ho talaga nito yung tutok ho tayo sa pagbabantay, sa pag-aalaga kumpara ho sa tag-araw na maganda yung panahon, no? Hindi ho tayo mangangamba, pero sa tag-ulan hindi ho natin alam, hindi natin kontrolado, kasi anytime nga ay pwedeng may darating na malakas na ulan o hangin. Kaya kailangan ho natin na full attention ho tayo sa pag-aalaga. Mas magandang itanim ang mga maliliit na klase ng pakwan, yung iceberg kung tawagin, na tagdalawa hanggang dalawat kalahating kilo, merong 3 kilo, no, kada bunga. Pero marami kung magbunga ito, no, sa isang puno 3 hanggang 6 na bunga ang kaya nitong patutuloyin sa bawat puno. Mas matibay ho ito sa tag-ulan at mas mabilis ma-harvest. Musk melon and honeydew. So mga melons, no. Subok ko na itong itanim sa tag-ulan. Mas nirerekomenda ko yung releasing type na pagtatanim sa panahon ng tag-ulan para maiwasan na masira po yung bunga. Madali kasing masira ang bunga nito kung naka-direct nakalapat sa lupa. Tapos lagi pang basa. Doon sa nakatrilis ay nakabitin lang ito, kaya mapanatili ang magandang quality ng bunga at mas marami ang maitanim kahit sa maliit lang na area. Ang kagandahan pa sa mga melon ay kahit hindi ka mag-hand pollinate tulad doon sa pakwan ay okay lang. Kaya pa rin itong bumuo ng bunga dahil self-pollinated po ang melon tulad po siya ng pipino. Sitaw at bagyo beans ay matibay rin sa tag-ulan. Hindi kailangan mag-alok ito kayo ng isang area na pagtataniman nitong mga leguminous crops nitong sitaw, bagyo beans. Pwede niyo itong itanim, no, sa bawat kilid ng inyong taniman, ng inyong pong mga like cucurbits o mga solanaceous crops o kaya papaya, no, sa gilid, sa perimeter, sa corner, yan. And doon na lang po itanim. Hindi po matakaw sa space itong mga halaman na ito. So doon nyo ipupwesto sa direction kung saan nang galing yung hangin para magsilbi itong windbreaker ng barrier. Para pag tama ng hangin sa inyong main crop, halimbawa ang palaya, pipino, etc., etc., ay hindi ganoon kalakas yung impact. Para magsisilbing sacrificial crops ito. Talaga namang mataas ang survival rate ng mga leguminous crops at magandang pang intercropping pa ang mga to. Sa leafy vegetables ay pwede pa rin ang brassicas family. Ito ang pichay, mustasa, kale, cabbage, cauliflower, broccoli. Iwasan nyo lang yung buwan na talagang malakas yung ulan, no? Yung peak precipitation ng ulan. Dapat alam nyo kung kailan ang malakas ang ulan sa inyong lugar. Usually ito ay August and September. Kung ganitong buwan ay pinakamalakas ang ulan sa inyo, ay iwasan na mataon ang inyong tanim na nasa maturity stage na yung isa. Yung bagang ilang linggo na lang ay ma-harvest na. So iwasan nyo po na mataon yung edad na to sa ganung buwan na malakas o talagang tuloy-tuloy yung pag-ulan. Targetin nyo dapat makapag-harvest na kayo bago po yung buwan na malakas todo yung ulan. So ang unan yung itanim ay yung mabilis lang na ma-harvest. Itong pichay, mustasa, kale,
Tapos yung may katagalan, yung maturity tulad ng cabbage, cauliflower at broccoli, which is aabot po ng halos 3 buwan yung maturity nito, no? Ay pwede ho kayo mag-umpisa magpunla ng September. Tapos October yung transplanting kasi maximum of 1 month ang nursery period ng seedlings. Kaya December yung harvestan na mahal ang ganitong gulay pagdating sa nitong buwan, no? Dahil mataas ang demand nito. At kung kunti lang yung inyong tinanim pang sariling gamit nyo lang, ay mas lalo ho kayong makakatipid, hindi na kayo bibili pa. Kasi mahal pa naman ang presyohan na talaga nito. At kung bakit natin i-timing sa ganitong buwan kung tayo ay magtanim ng cabbage, broccoli, cauliflower, no, sa tag-ulan, dahil per months malamig-lamig ang panahon. So malamig ang simoy ng hangin. Turututut. Huh? Kahit pa lowland variety ang gagamitin natin kung tayo ay nasa lowland area, ay mas maganda lalo ang maging performance ng tanim kung ito ay naitanim, naitiming, naitanim sa may kalamigan ang klima o panahon. Lalo na sa buwan ng December, January at February na talaga namang pinakamalamig na buwan dito sa ating bansa. It is gustong-gusto ng mga tanim na ito. Carrots at radish ay pwede rin na itanim sa tag-ulan. At tulad ng mga leafy vegetables, ay dapat iwasan ang peak na tag-ulan. Lalo na pag ito ay matured na para hindi ho mabulok ang mga laman o yung tubers nito. Sweet corn o field corn, pero mas mahal ang sweet corn, kaya sweet corn na lang ang inyong itanim. Kahit sa area na rain-fed, na walang source ng tubig, ay walang problema. So ito po yung kagandahan ng mais. Pwedeng-pwede itong itanim dahil tag-ulan naman. Kahit tuloy-tuloy pa yung ulan, walang problema. Basta hindi waterlogged yung area. At matibay ang mais kahit, halimbawa, 2 linggo na walang ulan, ay survive pa rin nito. 65 to 70 days ay pwedeng ma-harvest ang sweet corn. So, depende ko yan sa variety nating gagamitin. At ang huli sa lahat ay papaya. Yes, papaya. Pwedeng-pwede itanim ang papaya sa tag-ulan. Actually, year-round, pwede nating itanim ang papaya. Malaki po ang chance na kikita ho tayo ng maganda pag ho tayo nagtanim sa gantong season. Pero malaki rin po ang posibilidad na mag-failure tayo dahil ang kalaban natin ay ang panahon. Na alam naman natin anytime ay bubulosok yung malakas na ulan, yung hangin, lalo na pag may bagyo, naku po. Pero pag sa awa ng Diyos ay papalaring makalusot tayo, ay talaga namang napakasarap ho sa pakiramdam dahil yun, kikita ho tayo ng maganda. Eh, kasi kadalasan pag tag-ulan, matataas po ang presyo ng gulay. Sa lahat ng nabanggit kong mga tanim ay yan ang mga subo ko na pwedeng itanim sa panahon ng tag-ulan. At kahit sabihin pa ho natin na matibay yan sa ulan, kung hindi natin natrabaho ng tama ay wala ho tayong mapapala. Kaya kahit anong crops ang inyong itanim sa tag-ulan ay siguraduhin lang na hindi waterlogged ang area. May sapat na drainage canal na pagbabagsakan ng tubig para madali lang ma-drain ang tubig sa plot o sa canal. Malaking advantage pag tayo ay nagamit ng plastic mulch para makontrol ang pagpasok ng sobrang tubig sa plot. Ganon rin ang paggamit ng tanniling film para sa mga mababang halaman tulad ng pichay, litus, etc. Pero kung meron kayong greenhouse, mas madali na lang yung pagtatanim kahit pa ulan ang ulan. At kung walang ganito, tanniling film at greenhouse, ay huwag ho muna ho tayong magtanim ng litus sa tag-ulan dahil mahirapan po makasurvive yan. Masisira lamang ang dahon. Nga po pala, pag gumamit tayo ng plastic mulch sa ating pong pagtatanim ng litos sa tag-ulan, ay kaya naman, no? Kasi ang importante ho sa litos na hindi po maputikan yung dahon, kaya iwasan ho nating magtanim sa lupa lang. Lalo na kung wala ho tayong pantakip yung tanniling film. Pero pag meron ho tayong plastic mulch, kahit wala hong tanniling film,
kahit papaano ay makasurvive at mabuhay yung ating pong litos. Pero wag ho nating asahan na kasing ganda ng quality doon po sa fully protected gamit ang taniling film o kaya ay nasa loob ng greenhouse. Dapat siguradong matibay ang trellis para sa mga gumagapang na tanim tulad ng ampalaya, upo, patula, pipino at iba pa para siguradong hindi ito matumba. Kasi nga expected natin na meron pong malakas na hangin, kaya kailangang matibay po ang ating pong mga poste, ang ating trellis para maging panatag ho tayo. Prevention is better than cure, kaya close monitoring dapat tayo dito. Pag may makitang sign and symptoms ng sakit, kontrolin agad para hindi na kumalat pa. Kabilis pa naman dumami ang fungus sa tagulan. Plant diseases ang major threat, lalo na ang fungus. Kaya dapat alisto tayo dyan. Kung kailangan mag-spray, ay mag-spray agad. Huwag nang ipagpaliban pa dahil kahit isang araw mo lang makaligtaan na hindi mag-spray, ay magugulat ka na lang, ang dami nang nahawa. Pagdating sa insekto, lalo na sa mga uod, ay unang kita pa lang natin ng presence of pest sa ating taniman, ay kontrolin agad. Huwag nang patumpik-tumpik pa kung paano nyo gawin, kayo na ang nakakaalam. May mga videos ako dito tungkol sa mga pest and diseases management, lalo na sa ampalaya, kalabasa at ano pa, kung ano ang mga preventive at control measures na ating gagawin. Tiyakin na matibay sa ulan ang variety na inyong gagamitin. Kaya magtanong-tanong kayo sa inyong lugar, sa agri-supply, sa mga technicians. At higit sa lahat, kung gaano kalaki ang ating tiwala sa ating sarili na magtagumpay ho tayo, ay higit pa na malaki dapat ang ating pagtitiwala sa taas na siyang may kapangyarihang kontrolin lahat ng bagay sa mundo. Kahit napakasipag mo, may sapat kang pera, pangkapital. Marami kang alam sa pagtatanim kung walang panalangin mula sa itaas. Ang lahat ng iyong pinagpaguran ay posibleng mauuwi lang sa wala. Salamat po sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo dito sa video. Pagpalain nawa tayo sa may kapal na maging matagumpay ang ating paghahanap buhay, ang ating pagtatanim. God bless po sa lahat. To God be the glory. Yo!